Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Nay, tay, kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat. Ang bisita ho natin ngayong araw na ito, ngayong hapon, ay makulay ang kanyang buhay. Pero this is what I wanna say. Siya po ay klase ng artista who goes from comedy to drama, drama to comedy with ease and brilliance, which makes him one of the most brilliant actors in the country, one of the most versatile actors in the country today. Nay Tay Kapuso, please welcome Paulo Conti. Thank you. Maraming salamat. Magandang hapon po, Tay. Hindi naman kita pwedeng tawagin Nay. Maraming salamat, Paul. Thank you, Tito Boy. Alam niyo po, naalala ko nung kami nagpaplano itong Fast Talk with Boy Abunda, I called Paulo personally because hindi ko po ma-imagine that I would be doing a show dito po sa GMA7 na hindi kita makakausap. At maraming salamat. Thank you very much. Naisip mo ako. Lagi. Are you ready to do the Fast Talk? Always. Umpisahan natin din. Always. Talaga, always. Kinakabahan na ako. Okay, Pao, we have 2 minutes. 2 minutes. Okay, and our time begins now. Mahaba, mataba? Mataba. Mabagal, mabilis? Mabagal. Harap, likod? Likod. Higop, lagok? Lagok. Tama o toma? Toma. Amin o itatago? Tatago. Kalbo o may buhok? Kalbo. Alak o balak? Balak. Pikit mata o kagat labi? Kagat labi. Tabing ilog o tabing dagat? Tabing ilog. Baguio o Manila? Baguio, sige. Ganito. As a friend or as a lover? As a friend. Dollar or yen? Yen. Iiwan ka, iiwan mo? Iiwan naman ako. Maiba lang. Ginagawa mo kapag tag-init? Naliligo. Kapag taglamig? Naliligo ng mainit. Body part na gusto mong minamasahe? Likod. Biggest misconception about you? Mayabang. Sign that you are in love? Happy. Your first kiss? 14. Your first job? Actor. Your first love? My mom. Your first heartbreak? My dad. What's your claim to fame? I'm a versatile actor. Kung hayop ka, ano ka? Aso. Craziest thing you did for love? Marami. One thing you sacrificed for love? Marami rin. Anak o asawa? Anak. Sign off, sign on? Sign on. Lights on, lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Umaga. Complete this sentence. Ako si Paulo, malaki ang blank ko. Ang puso ko. Niniwala naman ako dyan. Maraming salamat. Medyo mahaba itong ating pag-uusap ngayong hapon na ito. For today's talk, dyan ka muna, huwag kang kikilos. At ang ating for today's talk ay tungkol kay Paulo Contis. Kahapon po may nag-post sa Twitter ng isang clip taken from an interview of Pao with Alden Richards. Bahagi ho ito ng isa sa mga tanong siguro ni Paulo. And hindi magandang reaksyon, ang iba nagalit, ang iba ay hindi natuwa, lalo na ang mga fans ni Catherine Bernardo. Pero anong clip ba ang ating pinag-uusapan? Nais namin ipalabas at ipakita ho sa inyo ngayong hapon ang kabuuan na may konteksto ang clip na ito. Panoorin ho natin. Hello, love. Goodbye. Yes. Pinakamalaking pelikula lang naman sa Pilipinas. Sisiu. Sisiu. Wala lang. Oo. Yung number one movie ng Star Cinema at ABS-CBN, taga GMA yung artista. Sarap sa ears. No? Hindi. Fact. Diba? Of course, you have Catherine, who's the biggest star of ABS-CBN. But you also have the biggest star of GMA. Anong feeling mo? Pao, anong reaction mo doon? Medyo nagulat ako kasi it was taken out of context, no? Obviously, yung nag-post, para sa akin, na to be honest, medyo naghahanap siya nung issue. And to be honest, kung ako naman din yung fan ni Catherine at yun lang maikling part yung napanood ko, kasi dun lang naman siya sinabi dun sa GMA, ang artista. Fact lang yun, di ba? So ako naman yung fan ni Catherine, ma-offend din ako. However, sana lang,
pag nakakita sila ng ganun, they could watch the whole interview. Because pinag-usapan namin ni Alden yan, sobrang thankful si Alden sa ginawa ng Star Cinema para sa kanya. He was very thankful to Catherine. So I believe na, kumbaga, na ano na naman tayo, nadala na naman tayo ng clickbait, and sadly, people got mad at me and Alden, to be honest. So Catherine is watching. Anong nais mong sabihin? Hi, Catherine. I respect you as an actress. I know you're one of the biggest actors of ABS-CBN. Sana mapanood mo yung buong interview para ikaw mismo makita mo na nabigyang respeto ka namin dun sa interview. Okay. Maraming salamat, Pao. At tutuloy naman ho tayo, nanay, tatay, kapuso, sa The Talk, ang aming interview portion dito sa Fast Talk with Boye Bunda. Mga ilang katanungan lamang, Pao. I've always wanted to do this interview. Inimagine ko ito na mangyayari ito. Maraming sinasabi ng tao na in love ka, you get into a relationship, kakaanak kayo ng iyong girlfriend, and then ikay nang iiwan. I wanna find out what you think about it. Mga katanungan na may kinalaman halimbawa sa suporta sa iyong mga anak. Mga katanungan na may kinalaman kay Yen. Halimbawa, si Yen ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay niyo ni LJ? At ngayon, habang tayo nag-uusap, oo, hindi. Si Yen ba ay girlfriend mo? Mga kaibigan, kapuso, nanay, tatay, ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boye Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boye Abunda. Kasama pa rin po natin, Paolo Contis. Let's begin the talk. Yeah. At maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Pao, may mga nagsasabi na Paolo gets into relationships, nagmamahal, nagkakaroon ng anak, nang iiwan. Anong sagot mo dito? You know, pag pumapasok ka naman sa relasyon, hindi yun yung plano mo eh. Di ba? Every time nasa relationship ako, I really love the person. And I think saksi naman yung mga tao how I love. Sobrang bigay todo naman talaga ako magmahal. Kaya lang, siguro may mga ilang bagay na hindi na alam ng publiko na mga nangyayari privately na doon napupunta, doon ahantong. But basically, lahat naman ng pwedeng gawin para isave ang relasyon, ginagawa ko yun. Kaya lang, ang alam lang ng tao is pag natapos na. So, nagkaroon ng konting reputasyon, ika nga, kung bakit naging ganun yung tingin sa akin ng tao. But this reputation does not define who you are. Hindi ikaw itong dinidescribe ng mga taong ito. For me, hindi. I would like to think that I'm a good person na minsan gumagawa ng mali. Fact is, lahat ng mali ko, alam ko. Kaya ako nag-sorry. Kaya nga ako lagi nagsusorry, di ba? I posted an apology because I know I was wrong. Nag-rason ba ako? Wala namang rason ako dun sa sinabi ko. I knew I was wrong. I said I was sorry. I don't want to justify my mistakes because ang mistake, mistake. But kung paulit-ulit pa, what are you learning? Eventually, like especially now, I'm really learning to kumbaga own up to my mistakes. I've been apologizing to everyone concerned. And tell the truth. I've been telling the truth, not to the public though. Because, that's right. What I'm trying to say, doon sa karelasyon. Yeah, no? Yeah. Oh. I've been telling them kung sino man yung concern, everything, the truth about everything. So that's me owning up to all my mistakes. But I think yung healing, and then forgiveness, I think it takes time. Maturity, I believe, isa rin yun sa medyo wala ako nung mga panahon dati. Feeling ko kasi bata pa ako. Actually, last year lang. Last year lang, early, mga late last year,
naisip ko, magta-39 na ako. Ha! Para ang tanda ko na. Para magkamali ng ganito. So, I'm fixing it. I'm fixing it. And that's the realization. Yeah. Yun yung sinasabi ko. Yeah. Na at a certain point to say, okay, tama na. Yeah. Diretso na ako doon sa ilang mga issues. Yeah. I think it was June of last year, in an interview, Lian was asked kung ikay may relasyon o di kaya'y nakikipagkita sa iyong mga anak at nagbibigay ng sustento. And she said, sad to say, wala. Dalawa ang katanungan ko. Una, after that declaration of Lian, pinili mong manahimik. Bakit? Pangalawa, diretsang tanong. Nagbibigay ka nga ba ng sustento sa mga anak mo kay Lian? Oo, hindi. Dun sa unang tanong, never naman talaga ako nagsalita ever since. Bakit? Again, ayoko ng diskusyon. Feeling ko, to be honest, certain things dapat hindi na dinadaan sa interview. Dapat yung ibang bagay na pag-uusapan na lang. Kasi kung magsalita ako, hindi siya matatapos. Ang kawawa yung mga bata. Di ba? Nung first time naman na nag-break din kami, ganun din naman. I kept quiet. Because of the internet, anytime mapapanood ng mga bata yun. So kapag nagsalita ako, mahahalungkat nila yon. And at the end of the day, ang gusto ko lang, peace para dun sa mga bata. Pao, may sasabihin ako doon. Kasi ang concern mo ay makikita pa ng mga bata. Pero 10 years, 15 years from now, don't you think about the possibility na ang makikita at maririnig lang ng iyong mga anak ay yung side ni Lian? At hindi ka nagbigay ng side? One day, I'm praying that opportunity will come at masabi ko yung side ko sa kanila. Diretso sa mga? Diretso. Okay, I get that. Kasi sila lang naman yung concern dun sa mga mali ko. Dun sa sustento issue, hindi. I don't give. Again, I had my reasons why, but I'm saving for them. I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. As I've said, I had my reasons, pero kung ano pa, anong point? I don't wanna argue about it anymore. Ayoko na siyang lumaki. It's a mistake na nasimulan ko ever since before na hindi ako nakapagbigay. But ever since na nagtrabaho ako ng maayos, unti-unti akong naglalagay ng sa account para kay Sonia, kay Celine, pati kay Summer. Which eventually I want to give it to them straight. This is a public declaration that you're making. That hindi man ako nagbibigay ngayon, nagsisave ako yes. Para sa mga anak ko. Yes. And ito isang bagay na hindi mo i-communicate doon sa mga nanay, but you're now telling us, your public, that this is what you're doing. Yes. Yes, I am. Pao, may relasyon ka ba sa iyong mga anak? Ngayon, wala. The last time I saw my Sonia and Celine, mga 6-7 years ago, when we went to Cebu, and then naputol na naman. Kay Summer, magto 2 years ko na siyang hindi nakakausap. I reach out though. I try to reach out. But as I always say, forgiveness takes time, healing takes time, and I'm giving that to LJ. Hindi ka natatakot na isang araw magagalit ang iyong mga anak? Takot na takot. Mahal mo sila? Sobra. Yung sa dalawa ko, gusto kong bumawi sa dalawa. Yung kay Summer, biglaan kasi.
it doesn't make me love Summer more. Lahat silang tatlo mahal ko, siyempre. Pero yung sa dalawa, yun, medyo malalim-lalim na yung pag-uulan ko. So hindi ko sila masisisi. And, you know, I would like to take this opportunity to tell Lian and John, yung, ano, thank you for doing a great job sa mga bata. Doon, swerte ako. Kasi mabait yung John. Bayan. Anyway, kay Summer, ayun, may miss ko siya. Kasi, sobra. Kasi yung pandemic, sobrang, tsaka yung ugali kasi ni Summer, parang ako eh. Luku-luku eh. So, lagi kong kasama yun sa taping, sa ano, so, tapos biglang naputol. Pag uwi ko galing, sorosugon, paalis na sila eh. Ayun. Babalikan ko lang yung takot. Takot na takot ka kung ano ang magiging pagkakilala ng mga anak mo sa'yo. Sa kabilang dako, mahal na mahal mo sila. Hindi ba dapat, Pao, mas mangibabaw? You should have a bigger love than that fear as a father. No, I... Kung pag-uusapan yung love, sobrang love ko sila. Pero, you know, ako feeling ko reality lang, you know. Hindi naman na sa akin lumaki yung, especially si Sonia and Salid, di ba? So yung para ma-hate nila ako, yun yung pinaka-fear ko. Hindi ko kailangang, to be honest, nasa stage ako na. Maging magkaibigan lang tayo, eventually. Okay ka yung na doon. Civil lang. Huwag lang galit. Huwag lang galit. Hindi ko kailangan mahalin nila ako. Kasi hindi ko yun masisisi. You're talking about your children? Yeah. About them. Diba? Hopefully, it will come. Maybe. I have no idea. Pero, that's my biggest fear is for them to actually hate me. Nay, Tay, Kapuso. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na po namin kaya maipalabas ang second part ng aking interview kasama si Paolo Contis. Pero mapapanood niyo po ito sa darating na Lunes, dito lamang po sa Fast Talk with Boy Abunda. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat.